Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Malayo sa'yo ang puso ko'y namimigat, di kong mawala'y sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawad mo? Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo sa mga pagpapala at biyaya na patuloy niya ipinagkakaloob sa atin. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at gayon din sa biyaya ng kapatawaran sa ating mga kasalanan na lagi niyang ipinagkakaloob. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panlangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panlangin, sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban, upang sa mumunti nating pamaraan makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Ipanalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pomay kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapakumabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, sa mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa Hilaga at sa Kanluran, gayon din sa Sevene sa Timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Tayo po ay magsitayo. Pagkabuhay ako't buhay na buhay.
ng kamatayan kailanman. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako." Lalong pinagsumikapan ng mga Hudiyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At igit pa sa mga ito ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng ama at manggigilas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marininig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kanilang libingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyo, mga minamahal ko, mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, sa ating mabuting balitang ating napakinggan mula sa Ebanghelyo ni San Juan, inilalahad ng ating Panginoong Jesucristo na lahat ng kanyang mga ginagawa ay sang-ayon lamang sa kung ano ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos. At paano niya kumbaga ay nagagawa ang mga bagay na ito? No? Isang sekreto, mga minamahal kong mga kapatid, isa sa mga dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay lagi niyang nagagawa kung ano yung kalooban ng kanyang Ama ay dahil He is in constant communication with the Father. No? Yun ang kanyang, kumbaga masasabi nating sekreto at dahilan kung bakit lagi niyang nagagawa kung ano yung kalooban ng Ama. At sa
personally po sa akin, ano ho, kapag merong isang mga mananampalataya, sabihin natin mga mag-asawa, ano, na medyo nagkakalabuan sa isang relasyon, lagi po ang sinasabi o prinsipyo na dapat nilang kumbagay alalahanin ay ito. Sa isang matatag at mabuting relasyon, kinakailangan din ng isang maayos na komunikasyon. No? Kaya nga si Jesus at ang Diyos Ama, ano, ay laging kumbaga ay laging gumagawa nung kalooban ng Ama dahil lagi siya nakipag-communicate. At ito yung kumbaga ay mainam na ating maging goal din sa buhay bilang mananampalataya, to have a constant relation with Jesus and with God. Paano mangyayari yun, mga minamahal kong mga kapatid? No? Na tayo ay may constant communication sa Diyos, may mainam, matibay, matatag na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Simple lang, mga minamahal kong mga kapatid. Una, magkaroon din tayo ng regular na kamustahan sa Diyos. No? Tayo mga Pilipino, ano ho, mga minamahal kong mga kapatid, ay kumbaga ay kung nais nating makamusta, makausap, ika nga, yung mga bisita o di kaya ay kakilala mo na matagal mo nang hindi nakakausap at nakikita, ano po yung avenue natin at pamaraan natin para makamusta siya? Di ba ho, pakakainin natin? No? Dudulog tayo sa hapag, kahit pa ata biskutsyo at kapiyaan. No? Dudulog ka lang doon at kumbaga, namamalayan mo, kahit kaunti yung kinakain ninyo, tumatagal yung inyong pag-uusap. Ganon din, mga minamahal kong mga kapatid, kay ganda dahil ganito yung ating pamaraan ng kamustahan bilang mga Pilipino. Kaya hindi ho nalalayo yung pangangamusta rin natin o pangangamusta ni Jesus sa atin sa pamagitan ng hapag niya. Ang banal na misa. Mga minamahal kong mga kapatid, na kung saan tayo bilang mga kapatid sa isang pananampalataya, ang Kristiyano, no, ay dito dumudulog, nakipag-usap, nangangamusta sa Diyos at ang Diyos nangangamusta rin sa atin. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, wag natin sayangin yung pagkakataon, yung mga ganitong sitwasyon sa ating pamumuhay, na tayo kinakamusta ng Diyos at binibigyan tayo ng pagkakataon na kamustahin din siya. Kakalungkot lang, mga minamahal kong mga kapatid, dahil itong pamamaraan na ito, yung pag-uusap sa hapag, minsan, sa pamilyang ating kinabibilangan, nawawala. Bakit? Kanya-kanya na ang pagkain. Kanya-kanya ang sandok. Magkakaharap man, hindi nag-uusap. At alin ang kinakausap? Pag hindi TV, gadget. No? Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga, kahit sabihin natin, technology is good. Ano? Kasi, yung mga magkakalayo, pinaglalapit. Pero, if not used in a proper and good manner, yung mga magkakalapit at magkakaharap na, pinaglalayo pa. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sana wag natin sayangin yung mga pagkakataong iyon na tayo bilang isang pamilya makadulog sa hapag. Pag nandun kayo sa hapag, bilang isang pamilya, mag-usap-usap po. Wag po yung TV at gadget ang kausapin kasi hindi marireply yun. No? Ganyan din, sa banal na misa, mga minamahal kong mga kapatid, sana tayo din patuloy na mga musta sa Diyos para tayo ay makapusta rin ng ating Panginoong Hesukristo sa gawain natin bilang mga mananampalataya. At pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, para tayo magkaroon ng constant communication sa Diyos bukod sa pangamusta at yung pamamaraan natin sa pagkakamustahan bilang mga Pilipino, dapat ho tayo rin
ay nag-uunawaan. No? Anong upong ibig ko sabihin dito sa pag-uunawaan na ito? Kasi minsan kapag nag-uusap na tayo, oo. Ano? Kumbaga nagsasalita bawat isa. May isang tao na puro lang salita. No? Na hindi pinagbibigyan yung iba na makapagsalita. Parang din sa atin buhay pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid. How can God speak to us kung tayo sa ating pananalangin at pangangamusa sa Kanya, tayo laging nagsasalita at hindi tayo marunong tumahimik? No? Kaya yung susi sa pag-unawa sa salita at utos ng Diyos, dapat to, nagkakaroon din tayo ng time. Hindi naman puro tahimik. Magkaroon din mo tayo ng panahon, oras sa katahimikan para ang Diyos makausap at makapangusap sa atin sa gitna ng katahimikan ng ating puso. Kakatuwa nga po dahil dito sa parokya at pambansang dambahan ni Santo Padre Pio, tuwing alas 8 ng gabi hanggang alas 9, meron ng banal na oras. Holy hour. No? Binibigyan ng pagkakataon ng mga mananampalataya na magkaroon ng sapat na oras ng katahimikan upang makausap, makapagsalita ang Diyos sa gitna ng katahimikan ng ating pagkatao, gayon din ng ating puso. Sana, mga minamahal kong mga kapatid, kagaya ng ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo, He is in constant communication with the Father. Tayo din, ngayong panahon ng Kwaresma, sa nalalapit nating paghahanda sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, muling pagkabuhay niya, sana yun yung matamasa natin na tayo bilang mananampalataya ay magkaroon din ng regular na komunikasyon, maayos na ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo para balang araw tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan at makapiling niya sa buhay na walang hanggan. Pagpalain nawa tayo ng puong may kapal ngayon at kailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay naway maganap sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at sa pagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupuray sa iyong kadakilaan. Siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa langit. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, inayabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang akin dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahaya na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-inisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggang. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na paikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Papatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kuwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kuwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Estasyon ng Krus
sa ganap na ikatlo ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inanyayahang makiisa. Ika5, bukas po, araw ng Huwebes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na